Si Nardo, maingat. Kaipi, paalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong ayaw makaapak sa putik. Kasi nandun ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Si Leonardo Manesio sa totoong buhay o mas kilala natin sa bansag na Nardong Putik ay naging bantog sa ating lahat, partikular na sa Cavite. Lugar ng kanyang pinagmulan at lugar din ng kanyang pinagwakasan. Isinilang siya sa Sabang Dasmariñas, Cavite noong 1923 at anak siya ni Juan Manesio na isa ring politiko at kinalaunan ay pinatay ng kanyang kalaban sa politika. Isa siyang driver at minsan na ding naging pulis sa Dasmariñas dahil alam naman natin nung una basta matapang ka lang at marunong humawak ng baril, pulis ka na kagad. Wala nang maraming pasikot-sikot pa. Hindi lang sa pagkakaroon ng bertod sa bala at pagtakas ang tinaglay niya. Meron din siyang anting-anting laban sa gigil. Dahil dito, napakarami niyang naging babae ng mga panahong yun. Ngunit, ang natatanging pinakasalan niya ay si Feliciana. At dito siya nagkaroon ng kanyang junior na anak sa katauhan ni Leonardo Jr. sa lalaki at sina Angelita at Estrelita naman sa babae. Si Nardong Putik ay may taas lamang na 5'4" at may nakasulat na tato na kilabot sa kanyang sikmura at sa kaliwang braso. Samantalang, isang malaking agila naman ang nakaukit sa kanyang kaliwang dibdib. Bahagi rin ito siguro ng kanyang bertud. Siya ay nagtataglay ng maliliit at pulang bato at libro na may sulat na dasal sa wikang Latin at singsing na gawa sa tanso. Ayon sa paniniwala, hindi niya dapat ito aalisin sa kanyang katawan, lalong-lalo na sa oras ng panganib. Pero dahil nga nagtataglay siya ng mga anting-anting na ito, inisip ni Putik na wala nang makatatalo at makapipigil sa kanya. At magagawa niya ang anumang kanyang naisin. Dahil madali naman siyang nakakataka sa batas sa tulong ng mga ito. Pinakapopular niyang naging estilo sa pagtakas ay ang pagtago niya sa lubluban ng kalabaw. At gumagamit lang siya ng kawayan o dili kaya ay tangkay ng papaya para makahinga sa ilalim at makatakas sa humahabol sa kanya. Dito niya nakuha ang bansag na putik. Dahil nga sa kanyang kakayahan na ito, inisip niya na immortal na siya at pinasok na niya pati ang mga illegal na gawain. Kidnapping, pagpatay, pagnanakaw, pagbebenta ng mga armas, at kung ano-ano pang krimen ang kinasangkutan niya at ng grupo niya. Kabilang sa malalaking krimen na kinasangkutan nila ay ang Maragondon Massacre noong 1952, kung saan pinatay nila sa pamamagitan ng patalim ang mayor ng bayan, chief of police sa kanilang bayan at ang mga police escort na kasama nila. Na ang tanging dahilan ay ang pagpapagamit nila sa mga politikong nagnanais iligpit ang kanilang kalaban para manatili sila sa pwesto kapalit ang tamang halaga. Una siyang nakulong noong 1953 ngunit nakatakas noong 1955 sa kanyang kulungan sa Imus. At noong 1957, kasagsagan ng eleksyon, pinatay naman nila ang provincial commander ng Cavite na si Lieutenant Colonel Laureano Maranya at ang 7 iba pa na tauhan niya. Dahil dito, lalong naging bantog ang pangalan niya at kinatakutan sa lugar. Tumaas ng tumaas ang patong niya sa ulo at naging public enemy number 1. Tinrabaho siya ng lahat ng ahensya ng kapulisan at ang sinumang makakahuli o makakapatay sa kanya ay instant promotion kaagad ang kapalit. Ganon sila kadesperadong mahuli kaagad si Putik. May 27, 1958, dahil sa malawakang pagtugis kay Putik, natunto nila ito at nagkaroon ng barilan na umabot hanggang 45 minuto habang tumatakas ito. Ngunit sa kasamaang palad, na-corner si Putik sa isang rice mill
sa Barrio Medicion sa Imus, Cavite. At dahil wala siyang matalo ng putik o lubluban ng kalabaw, napilitan siyang sumuko sa dami ng kalaban niya. Sa ikalawang pagkakataon nakapaghimas ng rehas si Nardong Putik. Sa kanyang paglilitis, dito niya isiniwalat ang lahat kung paano siya iniligtas ng kanyang anting-anting mula sa kamatayan. Nahatulan siyang makulong sa loob ng 182 taon at 2 buwan. Imposibleng matapos pa niya yon sa kanyang buhay. Samantalang ang dalawang opisyal naman na namuno sa operasyon ay ginawaran ng on-the-spot promotion, binigyan ng Gold Cross Medal, pangatlo sa pinakamataas na medalyang maaring ibigay sa militar dahil sa mapangahas nilang pagkakadakip kay Putik. Ipinatapon si Putik sa National Penitentiary sa Muntinlupa upang doon ikulong. Ngunit sa haba ng kanyang sintensya, gumawa siya ng paraan at nakatakas muli noong 1969. Nanirahan siya sa isang mahirap na magsasaka at doon unti-unting binuo muli ang kanyang grupo. Muling kinatakutan siya sa lugar nang malamang nakatakas na naman dahil alam nilang muli itong mag-aasik ng lagim sa kanila. Sa pagkakataong ito, pagtatanim naman ng marijuana ang kanyang pinagtuunan ng pansin. Malawak ang kanilang sinakop na lupain at pinuno ng bawal na halaman. Noong 10 ng Pebrero 1971, pinasok ng mga kawani ng NBI ang plantasyon na kontrolado ni Putik dahil na rin sa tip sa kanila ng mga tao. Palihim silang nag-surveillance dito upang malaman ang kinaroroonan ni Putik. Ngunit dahil doble-doble ingat na rin si Putik ng mga panahong iyon, nalaman nila ang operasyon laban sa kanya at binihag niya ang mga NBI agent na nasa lugar. Pinahirapan nila muna ito bago pinatay. Sa nangyaring ito, lalong nagalit ang direktor ng NBI at ipinagutos muli ang malawakang panghahanting kay Putik sa pangunguna ng noon ay hepe ng NBI Narcotics Division na si Epimaco Velasco. Mahigit isang buwan nilang tinrabaho ang surveillance kay Putik at nang makumpleto na ito, natukoy nila ang lahat ng galaw nito at dito na nila maingat na pinagplanuhan ang muling paghuli o kaya ay pagpatay kay Nardong Putik. Sa tip ng taong bayan, natukoy nila ang kinaroroonan ni Putik sa bahay ng isa sa mga kabit niya. Sa dami ng ahensyang nagtulong-tulong sa operasyong ito, napwestuhan nila ang lahat ng posibleng daanan sa pagtakas ni Putik. At sa paglabas nga ni Putik lula ng kanyang sasakyan, napansin niyang mayroong bumubuntot sa kanya at sa di kalayuan ay natanaw na nga niya ang isang checkpoint. At dito, napagtanto na naman niya na nahuli na naman siya sa bitag. Daglian niyang iniwasan ang checkpoint at pilit na tinakasan ang humahabol sa kanya. Pero dahil sa dami at nakapaghanda ng maayos ang Philippines Constabulary at NBI, hindi nalaman ni Putik kung ilan o sino o maging kung nasaan man ang kanyang mga kalaban. Sa estratehiyang ito, inakala ni Putik na naiwasan na niya lahat ng kanyang kalaban. Ngunit may isang Volkswagen siyang nakaligtaan at dito nga nakasakay ang pinunong si Epimaco Velasco. Maingat nilang sinabayan ang sasakyan ni Putik at nang magkaroon ng pagkakataon, pinaulanan nila ng bala ang sasakyan niya at dito nga nagtapos ang kasaysayan ni Nardong Putik kung saan hindi na siya nagawang iligtas ng kanyang anting-anting. Naging malaking balita ito sa buong kapuluan ng mga panahong iyon. Dinala nila sa NBI ang sasakyan at ang wala ng buhay na si Putik at doon pinagpiestahan siya ng mga naperwisyon niyang tao. Samantalang sa pangyayari ding ito, tumatak naman ang pangalan ni Epimaco Velasco at kinalaunan siya ang hinirang na direktor ng NBI. Isinapelikula din ang kanyang buhay at mismong ang nag-iisang hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ ang gumanap sa kanyang karakter. Samantalang, merong iba't ibang bersyon ang nagsilabasan kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Nardong Putik.
may kanya-kanya silang paniniwala sa totoong nangyari. Ngunit ganun pa man, iisa pa rin ang naging buod ng kwento. Si Nardong Putik na nagkaroon ng kakaibang katangian sa tulong ng kanyang Bertud o anting-anting ay nagwakas ang buhay dahil sa kanyang pag-abuso dito sa pamamagitan ng paggawa ng kasamaan. Ngunit sa aking palagay, may anting-anting ka man o wala, pag gumawa ka ng kasamaan, tiyak may paglalagyan ka. Kung hindi man sa kahon, sa ilalim pa rin ng lupa ang kahantungan mo. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!